Kadalasan nating nakikita na napakahirap sa loob ng isang kulungan. Naroon ang siksikan ng mga bilanggo at ang iba pa nga ay sadyang pinahihirapan. Pero kahit gayon paman, marami din palang mga kulungan na sadyang ginawa hindi para pahirapan ng mga bilanggo, kundi ipakita sa kanila kung ano ang tamang pagtrato bilang isang tao. Welcome sa Maharlika TV! Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 8 marangyang mga bilangguan sa iba't ibang panig ng mundo. Number 1. Otago Correction Facility, New Zealand. Ang medium security prison na ito ay isa lamang sa 4 na mga kulungang proyekto ng kanilang gobyerno. Nagkakahalaga ito ng 1 bilyong euro at ginawa sa pagitan noon pang 2005 hanggang 2007. Opisyal itong nag-operate noong 2007 na mayroong 27 na mga gusali at capacity na 425 inmates. Maganda ang pagkakagawa ng pasilidad, hindi lang kasi ito basta bilangguan. Mayroon din itong rehabilitation sa gawing itaas na hinati sa iba't ibang mga programa tulad ng medium intensity rehabilitation, short rehabilitation at drug treatment. Bukod sa maayos at maganda ang mga programa dito, kitang-kita din ang kalinisan sa loob ng naturang bilangguan. Number 2. Sollentuna Prison, Sweden. Ang Sollentuna Prison ay isa lamang sa mga kulungan ng Sweden na baliktad sa karaniwan nating nakikitang kulungan. Napakalaki ng pinagkaiba nito kung ikukumpara mo sa maraming mga kulungan. Dito kasi bawat bilanggo ay mayroong maganda at maayos na selda na mayroong kanya-kanyang telebisyon. Malaya din silang nakakapagluto ng paborito nilang pagkain gamit ang maayos at malinis na lutuan. At maliban doon, nakakapag-ehersisyo sila ng maayos sa isang fully equipped gym. Kamakailan lang, ilang mga kulungan sa Sweden ang tuluyan ng isinara dahil sa pagbagsak ng kasong kriminal sa kanilang lugar. Number 3. Pondok Bamboo Prison, Indonesia. Kung pagmamasdan mo ang bilangguang ito, walang halos pinagkaiba sa ibang crowded na kulungan. Pero kung gusto mo naman na maging luxury ang iyong kubol, lantaran ka ditong pagbibigyan ng mga kinauukulan, pero depende kung paano mo sila babayaran. Halimbawa kung isa kang high profile inmate, kaya mong mag-offer ng mamahaling regalo tulad ng kotse o hindi naman kaya ay malaking halaga ng pera. Bilang kapalit noon, ilalagay ka nila sa isang kulungan na mayroong malinis at maayos na tulugan. At syempre, hindi mawawala doon ang flat screen TV, water heater, air condition at personal assistant. Pwede rin sa lahat ng inmate dito ang dalawin ng kahit ilang bisita at mayroon pang ang bulong-bulungan dito na pwede ka daw lumabas minsan basta mangako ka lang na babalik ka. Sa kulungan naman ng mga babae, dito mas malaya silang nakakagalaw, lalo na kung marami kang pera. Dahil sa loob ng kanilang kulungan, normal na ang pagkakaroon ng mga salon at iba pang pwedeng magbibigay ng serbisyo sa kanila. Pero kung isa ka lamang hamak na bilanggo, dahil nga sa medyo overcrowded na ang kulungang ito, magtitiis ka talagang matulog sa malamig nitong sahig. Number 4. Halden Prison, Norway. Ito naman ang pangalawa sa pinakamalaking kulungan ng Norway na binuksan noong 2010. Sa halagang $250 million, 10 taon bago natapos ang kulungang ito na mayroon namang capacity hanggang sa 252 inmates. Sa kabila ng pagiging maximum security prison ng bilangguang ito, wala itong sobrang higpit na security measures tulad ng mga snipers, barbed tape towers at mga electric fences. Sinisecure lamang ang Halden Prison ng mga bantay sa pamamagitan ng palagiang pagpapatrol at pagkakaroon ng pasilidad ng mga safety glass at matataas na pader. Napakasarap ng buhay ng mga inmate dito sapagkat bawat isa sa kanila ay mayroong 100 square feet na laki ng selda na parang bahay lang ang pagkakagawa. Bawat selda ay mayroong magarang higaan, mayroon din silang kanya-kanyang toilet, flat screen TV at isang maliit na ref. Mayroon ding mga kitchen sa labas ng kanilang selda at bawat isa sa mga ito ay pinapayagang magluto ang nasa 10 mga inmate. Number 5. Aranjuez Prison, Spain. Kakaiba naman ang bilangguang ito sa Spain dahil pinapayagan dito ang isang bilanggo na makapag-banding sa kanyang asawa, lalo na kung mayroon itong maliit na anak. Layunin ng kanilang gobyerno na magkaroon ng oportunidad ang mga bata at magulang na makapag-banding habang tinatapos naman ang nakulong na magulang ang kanyang sentensya. At para naman maging child-friendly ang kanilang selda, pinaglalagyan nila ang mga pader ng mga Disney karakter. Kada linggo, nagbibigay ang pamunuan ng bilangguan ng mga healthy foods at libreng check-up para sa mga bata. At pinapayagan silang makipaglaro sa iba pang mga bata na nasa premises ng kulungan. Number 6. San Pedro Prison, Bolivia.
Ang kulungan namang ito ang pinakamalaki sa siyudad ng Bolivia na kayang mag-accommodate hanggang sa 3,000 inmates. Hindi maayos tignan ang kulungang ito kumpara sa ibang luxury prison. Pero ang kakaiba dito, pwede mong dalhin ang iyong asawa at mga anak at dito na manirahan. Sa loob ng bilangguan, para ka lamang nasa labas dahil mayroon din itong mga tindahan, palengke at mga kainan. Pwede ka ring bumili ng selda sa iyong kapwa bilanggo, depende sa inyong mapagkasundo ang presyo. Ang mga namamahala sa bilangguan ay walang pakialam sa nangyayari sa loob. Basta para sa kanila, magbabantay lang sila kung merong magtatangkang tumakas. Kaya naman sa lahat ng nakakulong sa bilangguan ito, kahit magparty-party at magsabong pa kayo sa loob ng kulungan, wala itong problema. Number 7. GVA Falls Battle Prison, Germany. Taong 2011 nang nirenovate ang kulungang ito at ang resulta sa lahat na yata ng makukulong dito ay walang reklamo kung kailan matatapos ang kanilang sentensya. Sa loob ng bilangguan, mayroong kanya-kanyang magagarang selda ang mga bilanggo at sa labas naman kitang-kita ang napakalinis na pasilidad at maayos na pakikitungo sa kanila. Napakasarap din at puno ng sustansya ang mga pagkain na ipinapakain dito sa mga inmate. At maliban doon, maging sa paglalaba ay mayroon silang tagalaba ng kanilang damit at syempre kanya-kanyang susi sa kanilang mga kwarto. Number 8. Bastoy Prison, Norway. Maliban sa Hardin Prison, isa pa sa pinapangarap ng mga bilanggo na makulong ay sa Bastoy Prison. Matatagpuan ito sa isang isla na tinatawag ding Bastoy Island na kung saan kapag nakulong ka dito ay para ka lamang nasa isang bakasyon. Ang kulungan na nandito ay napapalibutan ng nagagandahang mga beach, farmland at mga kagubatan. Bawat bilanggo ay mayroong kanya-kanyang maayos na selda at lahat sila ay nai-enjoy ang pagpipishing, horse riding at pagtatanim. Pero bagamat ganoon kaganda ang kanilang mga bilangguan, tulad ng sinabi ko sa nauna, patuloy pa ring bumababa ang kaso ng krimen sa kanilang lugar. At iyan kapatid ang ating kompletong listahan ng 8 marangyang mga bilangguan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ulit ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang videong ito, iwanan mo naman ako ng like at subukan mo na ring isubscribe ang ating munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!